So ayan, while tayo nagluluto, bisitahin ko muna yung aking mga pananim. Minsan tinitingnan ko sila kung ano na iba yung kanilang ano. Yung kung namunga na ba, or lumaki na ba, or ayan, back natin. Ayan sila, ito ay lemongrass to. Lemongrass to tinanim ko kasi no minsang maggulay ako ng langka, gusto ko yung may lemongrass, tsaka yung magluto ako ng manok. Gusto ko yung may lemongrass sa loob para mabango siya tsaka malasa yung manok. Ayan, kaya ako meron itong lemongrass. Bali hiningi yan ni Mama doon sa my school, doon sa malapit sa my school. Ayan, pinahingi ko kay Mama. So ayan ang aking sitaw. So bukas lalagyan ko to ng yung gagapangan ba? Ayan, kasi malaki na siya, tsaka yun, namumunga na yun, yung mga yun, ayun, may bulaklak na siya. Lalagyan ko siya ng yung parang, ito ilalagay ko, ayan, ito. Ito ilalagay, ilalagay ko yung bukas para meron siyang gagapangan para, maganda yung niya, pagtaas ba. Ayan, dito, pasyal muna ako dito habang nagluluto, habang nagpapakulo, ganyan. Ito yung likod bahay, nakita niyo na to sa aking mga video. Or sa FB, na-video ko na to. Ayan yung aking mga, ano nangyari dito sa aking ampalaya? Ba't nangamatay itong mga to? Ayan, alisin ko yung mga Kasi may peste to. Pag ganyan, alisin natin yung mga dahon na, kasi meron yan sa loob. Ayan, nawala, nabasa ko lang. Baka may magtanong, paano mo alam? O wala, nabasa ko lang yan. Mahilig ako magbasa, sa hindi nakakala, medyo mahilig ako magbasa. Kahit hindi ako mukhang matalino, charot. Ito talaga mahilig ako magbasa. Huwag lang Bible, ha? Huwag lang Bible dahil pa ako nagbabasa ng Bible. Sa totoo lang, sumasakit yung ulo ko. Hindi ko alam kung bakit, pero pag ako nagbabasa ng Bible, yun ang nararamdaman ko. Kaya hindi ako nagbabasa ng mga ganon. Hindi ako nagbabasa ng mga Bible. Ayan, pero mahilig ako magbasa. Kung ano-ano lang nababasa. Hindi dyaryo ha. Basta yung mga babasahin. Yung mga libro ba. Yun. Mahilig ako magbasa sa gano'n. Pero hindi yung mga babasahin. Ayan. Bali, ito na mga na to. Kaya lang, hindi siya nabuo. Nagkandahulog-hulog kasi nga mayroong peste. Peste ba kung tawagin? Ayan, tinan nyo na siya. Yung dahon niya ba is nasisira. Pag ganyan daw, meron daw nga insekto ba? Insekto. Bali kahapon, inano ko to. Sinabuyan ko to ng sabon. Ayan, ang sabon. Kasi may nakapagsabi sa akin, sabuyan ko daw ng sabon yung aking ampalaya. Kasi nga, wala siyang nabuo. Noong nakaraan, ang daming bunga nito. Ayan, guys, nakikita nyo yan. Yan ang peste. Ayan, yan gumagalaw na yan. Yan gumagalaw niya, peste. Kaya kailangan ko siyang i-remove. Ayan. Oh. Saan ba to? Ayan. Hey, ayan. So, ayan. Ayan ang peste na sinasabi ko. Ayan. Ayan sa langit. Bali, yan? Uod. Oh, dyan. So, kailangan natin siyang i-death. Ayan. Kailangan natin siyang patayin. Para hindi niya siya manganak. Ayan siya. So sana mabuuan na siya ng bunga kasi sayang naman yung aking effort dito sa pag-aalaga sa kanya, di ba? Pag hindi pa siya namunga, if siya ay aking ide-deads. Ayan, ide-deads ko siya talaga. Huhugutin ko kanyang ugat. Ayan, remove natin yun. Meron ako nakita. Ayan. Oo. Ayan. Ayan ang aking ampalaya. Pero meron din akong tinanong dun sa taas na upo. Mataas na rin siya. Ayan, puntahan muna natin habang wala pang customers. Tindahan. Walang tao bali sa tindahan. Ako lang mag-isa dito sa bahay. Ayan, ipapakita ko sa inyo yung kalamansi. Ayan, itong kalamansi, ang liit-liit niya, pero ang dami niyang bunga. Ayan, marami siyang bunga. Sabi ko, wag lang pitasin para lumaki siya. Parang Marcot yata yan. Marcot. Ang pagkakaano yan. Marcot. Tsaka ang dami naming saging guys. So, ayan. Nakikita nyo ba? Ayan. Saging yan. Saging. So, hindi na ako magpuputol yan. Kasi baka iba na naman ang mataga ko. Ayan. So, i-share ko sa inyo yung karaan. Ito ang aking upo. Ayan ang aking upo.
Pumunta, iikot muna tayo tapos isi-check ko yung aking ano. Isi-check ko yung aking guyabano. Nasa na ba yun? Ayun, ayun siya oh. Nakita nyo ba? Ayun oh, yung guyabano na yun. Hindi ko lang siya ma-zoom. Hindi ko siya kayang isum. Ayun! Ayan, yan ang aking guyabano. O, ayan, di ba? Yan ang aking guyabano. Guyabano ni Lene yan. Akin yan. Ako lang kakain. Itatago ko talaga yan sa rep. Nagtaka. Mas ang tagal ko na hindi nakakain yan. Ayan, guys. May share ako sa inyo. Alam niyo ba yung patatas? Ayan. Ayan yung patatas namin. Madami siya bunga. Kaya lang, hindi siya makita kasi masyadong mayabong yung bayabas. Masyadong mayabong yung bayabas. Kaya hindi siya masyadong makita. So, ayan. Nakarating na tayo dito sa taas. Nandito na ako sa likod bahay. O, akalain niyo yun? Alam niyo, guys. Mas busy kami yung nasa Pilipinas kisa sa inyo mga nasa abroad or nasa yung mga nasa work na after ng tapos nyo ng work is nasa kwarto na lang kayo, magsa-cellphone na lang kayo. Pero dito sa Pilipinas, kahit ako inaka-close na ng store, may bumibili pa rin. So yung mga ano ko talaga, mga nagsusupport talaga sa akin, makikita nyo na kahit nakasara na yung aking store, is may bumibili pa rin habang ako na is nagla-live. Kasi ginagrab ko yung opportunity na time na yun. Na 8:30 is gusto ko mag-live or mag-support sa ating mga Kuwaiti friend. Kasi wala talaga akong time sa umaga. So, swerte-swerte na lang talaga kung magkakaroon ako ng time sa araw na makapag-support sa ating mga Kuwaiti friends out there. Kaya, yung ating mga Kuwaiti friends na hindi ko nasusupport, ayan, sorry talaga kasi mas busy talaga kaming nasa Pilipinas kaysa sa inyong mga nasa abroad. Unlike yung una na ako nasa abroad, after ng work ko, is wala nang gumagambala sa akin. Kumbaga, whitey na talaga ako. Pero hindi to hindi pwede. Pag may kumatok sa tindahan, lalo't bibili ng gamot, talagang kailangan mong pagbuksan. Ayan, kailangan mo talagang pagbuksan kasi syempre, pakikisama na rin sa mga tao. So, ganun dito sa Pilipinas. Kaya sinasabi ng iba na nasa Pilipinas ka na, hindi ka na busy, anytime, pwede ka mag-live, pwede ka mag-support, hindi po. Hindi po ganun. Siguro po yung mga walang trabaho o walang tindahan, walang mga ginagawa sa bahay. Pero tulad po sa akin na mayroon ako maliit na store, tapos may anak pa ako na ako naglalaba, inaasikaso ko pa kasi hindi pa siya masyado nakakapag-adjust dito sa Pilipinas. Sa Bicol pala. Sa Bicol. Kasi galing kami Cavite syempre, so lumipat kami dito sa Bicol, so hindi pa siya masyado nakakapag-adjust. Kaya kailangan ko pa rin siyang intindihin. So ayan, ganyan ang life ni Lenny sa Bicol. Ayan. Balik na tayo doon dahil baka tayo is mapagaling ka ni Mama. Babalik na tayo sa ating niluluto. Baka sunog na. Subscribe, like, share. Thanks for watching.